pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-apat na linggo sa 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapiyastahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga sasordete at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadala sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan ang anumang sabihin. Kaya umabot na sasukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ng iniwan nilang wasak, ang naligtas sa patilim ay dala nilang bihag sa Babilonya. Doon nalipin nila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay makapamahinga sa loob ng 70 taong singkat. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian
nang ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutang kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis. Sa tuwinang ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dalo naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, iyong paksa, iyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangari. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin
noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila, sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang 4th na linggo ng Kwaresma ay tinatawag po nating Laetare Sunday. Saan ba galing ang salitang Laetare? Sa atin pong entrance antiphon, kung wala po tayong choir, ito po ay nire-recite. At doon po galing ang Laetare, paanyaya ng kagalakan, Rejoice Jerusalem. Magalak ka, Jerusalem. Bakit kailangang magalak? Dahil malapit na ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. At ang kulay po natin ngayon ay kulay pink. Kung papaanong ang panahon ng Adbyento sa 3rd linggo ay tinatawag na Gaudete, at pink din po ang kulay, paanyaya din po ito ng kagalakan. Ang Kwaresma, 4th na linggo ay tinatawag na Laetare Sunday. Kagalakan din ang paanyaya nito. Kagalakan dahil sa tema ng ating mga pagbasa, kasama po ang ating salmong tugunan, unang pagbasa, 2nd pagbasa at ang ating ebanghelyo. Ang paanyaya ay ang pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang habag at awa, lalong-lalo na sa Israel at pangitang-pangita
sa ating unang pagbasa. Isa-isahin po natin. Ang ating unang pagbasa ay kinuha po natin sa ikalawang aklat ng Kronika, Second Book of Chronicles. At ayon po sa mga eksperto sa banal na kasulatan, ang sumulat po dito ay mga information officer ng mga hari ng Israel. Kaya nga tinawag itong Chronicles. At hindi po ito abstract, hindi ito kuro-kuro, not even a concept, kung hindi naranasan ito ng mga Israelita. Kaya nga, tinatawag din po itong, ang ating binasa ngayon ay summary ng buhay ng Israel, ng istorya, ng kasaysayan ng bayang Israel. Sinimulan po ito sa pagsasabing sumama ng sumama ang mga pinuno, mga pari at mga mamamayan ng Israel. Ibig sabihin, buong Israel ay pasama ng pasama ang kanilang pamumuhay. Bakit kaya? Dahil naiimpluensyahan sa paligid ng kanilang mga bayan na kung saan mga pagano. Kaya sa bandang gitna, ano ang sabi doon? Sukdulan na ang puot ng Diyos, kaya nilipol sila. Dahil ang ating unang pagbasa ay pagbagsak ng Huda, pagbagsak ng Jerusalem. At dito po sinunog ang templo ng Jerusalem na ginawa ni Haring Solomon. At maraming mga tao ang namatay. At ang mga naiwan, ito yung mga magagamit ng mga Babylonian. Kaya ito ang kanilang binihag. Kaya sino man ang matatanda, sino man ang mga bata noon na parang pabigat lamang, ito ang kanilang pinapatay sa kanilang captivity sa Jerusalem. At ang mga able na mga tao na magagamit nila para papagtrabahuhin, para maging utusan, maging alipin, ito ang kanilang binihag, dinala sa Babylonia. Ito yung parusa, at alam naman po ito ng mga Israelita na kaya ito nangyari dahil sa kanilang paulit-ulit na pagkakamali, pagkakasalang ginagawa sa Diyos. Kaya hinayaan silang mabulid sa ganitong kaparusahan. Subalit, tingnan niyo po ang habag at awa ng Diyos. Hindi sila pinabayaan. Gumamit ang Diyos ng isang haring pagano, hindi mananampalataya, hari ng Persya, sa katauhan po ni Haring Ciro, para sila'y pabalikin sa Jerusalem, para ipagawang muli ang templo ng Jerusalem na sinira ng mga Babylonian. Ano ang ginawa ni Yahweh? Sinakop muna ng Persya ang Babylonia sa pamumuno po ni Haring Nebuchadnezzar ang Babylonia. At natalo sila na kung saan naging empire na po ito ng Persya. Kaya mayroon ng karapatan ang hari ng Persya na papauwiin ang mga Hudyo, ang mga Israelita sa Jerusalem para muling ibalik ang templo, dahil sabi nga po sa bandang hulihan ng ating unang pagbasa, ito ang iniutos sa kanya ng Diyos, samantalang hindi siya nananampalataya. At kung babasahin niyo po ang edict ng King of Persia, King Cyrus o Haring Ciro, nandoon yung detalye na kahit ginto, binigyan ang mga Israelita bilang palamuti sa templo na kanilang gagawin, o kung ano man ang mga materialis na kanilang kakailanganin, ang sabi ng hari, nandoon po sa edict na iyon, na ang sabi doon, panawagan ng hari, makinig kayo, ito ay isinusulat ko para kayo'y sumunod at tutulungan natin na maitayo ng mga Hudyo, ng mga Israelita ang kanilang templo. Sabi ko nga'y pagano ito, hindi mananampalataya, subalit ginamit ng ating Panginoon para muling maitayo ang kanyang bayan, maitayo ang kanyang templo, ang templo ng Jerusalem. Ang ikalawang pagbasa, kung papaano ang ating unang pagbasa ay hindi abstract ang habag at awa ng Diyos,
Hindi rin ito konsepto kung hindi naranasan ito ng mga Israelita sa ating ikalawang pagbasa na kinuha po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Sinasabi po dito ni Pablo, hindi lamang ito naranasan ng mga Israelita, kung hindi ang habag at awa ng Diyos ang naghihintay din sa atin sa kabilang buhay. At sa bandang hulihan ng ating ikalawang pagbasa, ang sabi po doon ni Pablo, huwag ninyong ipalagay na ang kaligtasan ay makukuha ninyo sa inyong mga mabubuting gawa. Hindi iyan sa pagsisikap para masundan ang kalooban ng Diyos. Hindi rin yan sa inyong mga mabubuting ginagawa para marating ninyo ang langit na tahanan. Kung hindi, grasya ito ng Diyos, habag at awa ng Diyos ang magdadala sa atin sa langit na tahanan. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil nais nating masundan ang kalooban ng Diyos. Subalit kulang na kulang ito. Sabi ko nga po, kung titimbangin tayo sa ating mga ginagawa, kung ito'y magiging kabayaran sa ating mga kasalanan, kulang na kulang ito. Kaya nandoon sumusuplay ang grasya, habag at awa ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang binigyan ng diin ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, habag at awa ng Diyos din. Sa ating ebanghelyo, habag at awa ng Diyos ang ipinapakita din po dito. Kaya nga, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sino man ang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inihalintulad ng Panginoon ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa pagtataas ni Moises sa ahas doon sa ilang. Ano, alam naman po natin ang kwentong ito na kung saan ay dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga Israelita, pinadalhan sila ng makakamandag na ahas at sino man ang matuklaw ng ahas ay namamatay. Nanikluhod si Moises, humingi ng patawad in behalf ng mga Israelita at mga Hudyo. Ano ang sabi ni Moises? Patawarin niyo na po ang inyong bayan. At sinabi ni Yahweh, gumawa ka ng ahas na yari sa tanso at ilagay mo sa isang poste, ilagay mo sa gitna ng kampanaryo na kinaruroonan ng mga Israelita. Sino man ang tumingin ng ribultong ahas na ito, kahit matuklaw, hindi mamamatay. Hindi po sinasabi doon, sambahin niyo ang ribulto. Kung hindi, ang gusto lang dito ni Yahweh, makita ang pagsunod ng Israel. Dahil matitigas nga po ang ulo ng mga Israelita. Sa kabila ng ginawa sa kanila ng Diyos, simula sa bayan ng Ehipto, noong sila'y ilabas para sila makapasok sa lupang pangako, ganun pa rin ang iginaganti ng mga tao. Kaya sa parusang ito, mayroong remedy. Subalit, kailangan nilang sumunod kung ano ang instruction ni Yahweh. Kailangan nilang tumingin sa ribulto ng ahas. Hindi para sambahin, kung hindi pagsunod sa kung ano ang instruction ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas na ito, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Sino man ang sumampalataya sa kanya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pagbibigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak para sa kanyang habag at awa sa sangkatauhan na patuloy na nagpapaalipin sa kasalanan. Patuloy ang pagkadapa, patuloy ang pagkakamali. Kaya nga, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa ating Panginoon na ang kagalakan na ito, na mabatid natin na ang habag at awa ng Diyos ay ganun na lamang, na parang sinasabi ng ating Panginoon, nalaman natin na tayo ay nabubuhay din sa habag at awa ng Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo ma-justify ng ating mga ginagawang kabutihan kung atin pong titingnan ang kabutihan ng Diyos para sa atin.
Kaya nangangailangan na i-impart po natin ito sa ating kapwa, ang pagiging mahabagin at pagiging maawain. Dahil ito ang ibinigay sa atin ng Diyos, gayon din naman ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, tayo rin ay maging mahabagin sa ating kapwa. Dahil tayo'y kinahabagan niya, kinaawaan. At yun, doon po tayo nabubuhay sa kanyang habag at awa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tanglaw ng ating pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang kanyang kagandahang loob na sa tuwi na ay ipinagkakaloob niya sa sambayanan. Kalakip ang kababaang loob, hingin natin sa kanya ang biyaya ng kanyang awa at pagpapatawad. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ay kamtin ng sambayanang bumubuo sa simbahang katolika at sa tanglaw ng Espiritu Santo, makapagsagawa nawa ang mga mananampalataya ng makabuluhang pagpepenitensya at pagtanggap sa mga sakramentong maglalapit kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay maipagkaloob nawa niya sa mga bansa sa sanlibutan, at ang umiral nawa ay ang kanyang kapangyarihan na susugpo sa pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pananampalataya sa kaligtasang iniaalay ng Diyos ang bumuhay at magpatatag nawa sa kalooban ng mga taong nasa pagdurusa, mga walang tahanan, mga may sakit, nasa bilangguan at mga ulila. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang ilaw ni Kristo ang manahan nawa sa mga tahanan ng lahat ng angkan na bumubuo sa ating pamayanan, at makapagsagawa nawa tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Iniluluhog natin ito sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalanging amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minabuti niyang maging dinaiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ipinipilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, palalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong araw lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-anim ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanahan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.